May question si Kuya Ed. Ay, hindi pa ito question. Hot topic na umanong B yung kay Alex. Ano pong masasabi niyo? Napanood ko yun, yung pinahida niya ng cake yung employee. Ako kasi, I don't want to, you're making a mountain out of a molehill. I'm not sure kung ano talaga yung naramdaman nung waiter nung pinahidan siya ng cake. I'm not sure kung natuwa ba siya, naging masaya ba siya, na-insulto ba talaga siya, napahiya siya. We don't know . Unless siguro sabihin ng waiter kung ano talaga yung naramdaman niya. Pero I won't jump into conclusion na na-offend yung waiter. I won't jump into conclusion na naging insensitive si Alex dun sa feeling ng waiter. I would say na I don't agree na if there's someone na you're not really close with na ganun yung gagawin mo. Pero I also don't want to assume and to jump into conclusions. Ganun kasi nangyayari minsan . Meron nga ako nabasa sa comment, natuwa yung waiter, ikaw lang yung nagalit, sabi kay Shernan. Diba? So I don't want to jump into conclusion and to make a mountain out of a molehill. Ayokong mag-create ng problem mula dun sa problema. I want to be part of the solution. So, siguro okay lang yung i-call out si Alex do sa ginawa niya, pero yung sabihin na, ay, maldita kasi talaga yan. Ay, wala kasi yung sa feelings ng iba. Ay, ganito kasi yan. You're not trying to be part of the solution. You're not giving feedback. You're not providing constructive criticism anymore. What you're trying to do is you're trying to humiliate the person and be judgmental do sa kung ano yung naging act niya. Si Alex is nakakatawa, marami siyang nagawang magaganda. And yes, marami din siyang mga feeling natin kapalpakan. Pero again, let us not jump into conclusion. Ganun kasi madalas . I-judge ka ng tao sa mali mo nagawa na isang beses. Na they're not trying to put themselves on your shoes. Sasabihin, pero influencer ka. Influencer ka kasi dapat, wala namang perfectong influencer . And yung mga nagpapanggap na influencer, sila yung nagpapanggap na perfecto, sila yung mahilig manita. Magsabi ng mali, maghanap ng mali mo. Sometimes you have to be compassionate sa nararamdaman ng tao . Parang you have to balance it out na kung ako si Alex, 'di ba? Baka ganito yung iniisip niya. You always have to give the benefit of the doubt. Wala naman ako naririnig na sinabi ng waiter . Sino mga nagsasalita? Yung mga influencer na sinasabing pangit daw ugali ni Alex, bakit daw ganon, sa tingin daw ganyan. Sila yung nag-jump into conclusion. Sila yung nag-assume na ganun yung nararamdaman ng waiter. May sinabi ba yung waiter? Wala naman, di ba? But again, hindi ko sinasabing tama yung ginawa ni Alex sa waiter. Lalo na kung totoo nga na masama ang pakiramdam ng waiter, napahiya siya pakiramdam niya. Pero at the end of the day, be part of the solution. If you'll add, if you'll add fuel to the fire, di ba? You're not trying to diffuse or patayin yung apoy. You're just trying to add fuel to the fire. Para lang yun nga, sinasabi ni Dale Talkdorp, para sa clout, sa fame, magmumukha kang magaling, di ba? Tandaan nyo guys, again, alamin nyo, maging mapanuri. Alamin natin kung sino totoong magagaling at mga nagmamagaling lang. Kaya, bilib na bilib ako yung Real Talk Darbs . Kasi siya, lagi yung tinitignan yung kung ano yung value na makukuha natin. Lagi niyang tinitignan yung two sides of the story. At hindi siya nagfo-focus dun sa kung sino yung nagkamali, kundi sa kung ano yung pwede nating matutunan. Marami kasing influencer ang ginagawa nila, or yung mga commentary channel, ang ginagawa nila, titignan kung ano yung mali mong ginawa, tapos i-judge ka pa. Mag-a-assume sila, mag-i-speculate sila, nang wala ng basis because doon sa nagawa mong mali na isa. So they're not trying to be part of the solution. They're creating more problems out of that said problem. Kumbaga, yung nga like yung sinasabi, yung gusto nila lagi sila yung tama, yung gusto nilang patunayan na tama sila, na kadalasan nakakalimutan nila yung pagiging pakikipagkapwa-tao. Yun yung sa akin. That's why, kung gagawa ako ng content about doon, gagayahin ko sa RTD. Ano yung mga pwede natin makuha from this? Diba? Ano yung takeaways natin? But I won't judge Alex based kung ano yung ginawa niya. I won't judge her as a person. Marami kasing ganun. Judgmental. Gagawa pa ng istorya, mag-speculate pa, mag-aasumpan ng kung ano.
the goal is not to provide criticism. The goal is not to provide advice or feedback. The goal is to humiliate the person na nagkamali. Maraming ganyan. Kaya again, as someone who gusto mga ganyang content, make sure na i-support nyo yung mga tamang tao. Itaas nyo yung standards ninyo when it comes to mga sinishare nyo na video. Pag nag-share ba kayo ng video, this video will magbibigay ng good vibes, inspiration sa iba, motivation, knowledge? Will it just spread hate? Diba? Kasi if it will just spread hate, why will I share it? Eh, kadalasan, ganun yung sinishare natin. Ay, chismis. Ay, ganito daw, ganyan. And, again, hindi ko naman kayo masisisi kasi nga, in nature, diba? Tayo, mga tao, in nature, mga marites talaga tayo. Pero yun, kaya nga, dapat i-control din natin yung sarili natin. Right? Lagi natin piliin yung pagiging mabuti. Diba? Nag-aagli sa akin si Kuya Ed, diba? Sa pag-speculate nila na, ay, ganito kasi yan, maldita kasi talaga yan, ay, kahit sa mga dating video yan, pati yung mga lumang video na damay pa, di ba? They're trying to make assumptions and speculations na out of that action. Eh, ang pinag-uusapan natin is yung pagpahid lang naman yan ng kick sa waiter. You can call out Alex, sabihin na, Alex, that dapat next time maging sensitive ka, maging ganyan ka. Oh, di ba? And dun sa waiter naman, kung talagang ano ka, you stand, ano, di ba? Ikaw, sabihin mo din, magsalita ka. You spoke out para malaman din namin kung ganyan. Eh, yung iba, ay, kasi ganito yan, di ba? They're making more problems out of a problem. Huwag tayo sa ganun. Piliin niyo yung mga sinusuportahang content creator. Piliin niyo. Marami talaga dyan na makikisawsaw sa mga topics, sa mga issues na hindi naman dapat sawsawan. Nakafocus sila sa, oy, ano yung masasabi ko sa ganito, sa kanya, ano masasabi. Hindi sila nakafocus sa kung ano yung pwede nating matutunan. Alright? So, yun. Yun ang masasabi ko sa issue ni Alex.